laboratory and depende sa kung anong klaseng RT-PCR test ang kailangan nyo. Pero, lagi nyo tandaan, you must estimate the time prior to the arrival to the destination country na pupuntahan nyo. For example, dito sa Norway. Welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this video, I am together with my mother and father. And I will share everything with all of you. How did they manage to visit me here in Norway? All the necessary requirements, all the papers that you need to have in order for you to visit here in Norway. So before explaining how did they apply for their visa here in Norway, I will give you a short explanation what are the important things that they need to have. One of that is passport. So in order for you to have a schedule in DFA in the Philippines, you must have an agency. Because in that time, nung naghahanap kami ng schedule sa DFA website, wala kaming makuha. So, in order to have a schedule, kailangan pa namin mag-search kung paano. So, makakakuha ka lang talaga ng schedule kapag ikaw ay connected sa isang travel agency, which is sila na yung magpa-process everything para makakuha ng passport. So, ganun yung ginawa ko sa mother, father, and sa brother ko. So, in total, ang ginastos nila is 7,500 pesos. Lahat na sila doon. Mga around, 3 person yon. Pero yung original price ng passport kung hindi kayo magta-travel agency is 1,150 pesos only. Pero ang hirap nga makakuha ng schedule, lahat is talagang occupied na. Kaya ang ginawa namin para makakuha sila ng passport, ganun. Nagpa-schedule kami sa travel agency. And then, within 10 days, nakuha na nila yung passport nila. So, December 17 sila nagkaroon ng passport. And now, let's talk about UDE application. So, first, alam nyo naman, kailangan nyo magpunta sa UDI website or UDE in Norwegian. And then, doon, magpupunta kayo sa visiting a family. And ang bayad sa visiting visa or tourist visa is 80 euros lang. So, mas okay siya kaysa yung mag-apply ka for family immigration na 10,500 kroner. Kaya ang ginawa namin, visiting visa muna. And 80 euros yon. And now, let's discuss about all the documents na pinresent ng parents ko sa VFS nung mag-apply sila ng Schengen visa to Norway. So, ang first is, kailangan lahat ng mga documents is A4 format only. Nakalagay naman yun dun sa pinakang checklist. Ilalagay ko na lang yung pinakang link sa description box below. I-check nyo na lang po. Kasi available po yun sa UDA website. Ngayon, kailangan ng passport nila, syempre. Photo na hindi older sa 6 months, not older than 6 months. Dapat yung recent na itsura nyo, dapat iyon yung ipresent nyo na photo. So, in case na wala kayong time para magpunta sa ang ginawa ng parents ko, doon na lang sila nagpa-picture sa VFS. Meron silang ganun. So, pagkukuha ka ng schedule, mag-fill up ka rin ng form doon, madali lang kumuha ng schedule sa VFS. Puntahan nyo lang, lalagay ko na lang yung website at ipapakita ko na lang sa inyo dyan sa screen yung pinakang website nila, and then yung link ilalagay ko sa description box. Ayan. So, kung hindi nyo alam yung description box, ipapakita ko na rin sa inyo nandyan sa baba. Ngayon, sa UDE, pag mag-apply ka, and natapos mo na fill upan yung application, makaka-receive ka ng cover letter. So, kasama yun sa requirements. Sasabihin ko yung about sa travel medical insurance ng family kung anong ginawa namin later on. Proof of funds. Hindi na to kinailangan kasi sponsor sila, sponsored ng husband ko or ang guarantor is husband ko. Ang pinakita lang nila is strong ties sa country, which is yung deed of sale ng bahay namin kasi may bahay at lupa kami sa Pinas, and then yung tricycle, ayun. Yun, ang tricycle driver po ang aking father, ayun. So, form to sponsor to stay in Norway.
Ayun, fi-fill upan nyo yun. Papakita ko sa inyo. And then, ano, confirmation of accommodation. So, on that time na mag-a-apply sana kami, ang available is yung guarantee form for visit. So, ito yung ginawa namin. So, para matatakan niya ng polity, kailangan ng launch slip or yung pay slip ng asawa ko, ng husband ko, kasi siya yung pinakang guarantor, is Cathy of Pure. So, kung nandito kayo sa Norway, alam niyo itong mga to. And contour script or bank statement. Ayan. And then, siya rin yung mag-fill up ng invitation schema or invitation letter. Ayan. So, yun yung mga pinaka-importante. And then, dun sa kapatid ko, kasi minor, below 18 years, so copy ng kanyang birth certificate and copies ng both parents ko. Total, nag-apply naman yung brother ko kasama yung parents ko, kaya hindi na hininga ng maraming documents. Hindi na rin hininga ng custody kasi nga kasama naman siya magtra-travel. So, yun lang naman. Halos yun na lahat. And then, for additional na lang, nag-send din ako ng copy ng aming boosted attest or residency certificate here sa Norway. And yung marriage certificate ko, ako tsaka yung husband ko, and then yung birth certificate ko, NSO or PSA birth certificate na tinatawag na ngayon, yun po yung pinasa ko na nagpapakita na ito yung parents ko, na tapos na ako ay ito nga citizen na dito sa Norway. Hindi na po namin yung pina-red ribbon or apostille or yung mga tinatanong nyo. Yun. Sana lahat ng information is nasagot ko na regarding application sa Skagen visa to Norway. So, nung nagpunta sila sa VFS, ang VFS office is sa Makati. Yes. Nag-process sila, nag-send sila lahat ng mga requirements nila. And magkano pa yung binayaran nyo? 7,200. For processing, including na yung delivery. So, good for 3 persons na yon. And then, bukod pa yung travel insurance. Yung sa travel insurance, it costs 9,400 per person. Yeah. And tatlo sila. So, 29,200. Yeah, nasa 29,200 plus. Pero in order na magkaroon ka ng travel insurance, kailangan meron ka ng ticket. Pero hindi mo naman kailangan na bumili ng ticket or mag-purchase na. Ang ginawa ko, nagpunta lang ako sa website, for example, isang airlines, papakita ko na lang sa inyo, and then, nag-copy-paste lang ako sa Microsoft, and yun na yung pinakita nila sa BFS. Ngayon, dun na tayo sa pinakang pagpunta nila ng Norway. First is nung nandun na sila sa airport. Bago sila magpunta sa airport, dumaan kayo pa sa RT-PCR. Kailangan nila magkaroon ng RT-PCR test. So, for example, bukas yung kanilang flight. Ngayon, nagpunta na sila sa laboratory. So, magkano yun pa yung sa RT-PCR test? Yung valid ng 24 hours, makukuha namin ang result. Mas mura yun, 2,800 lang. Pero merong mas madaling makuha ang result at mas mahaba ang validation, 3,200 doon yun sa probinsya natin, sa Rizal. So, it varies. Different naman kasi yung prices niyan. Depende sa laboratory and depende sa kung anong klaseng RT-PCR test ang kailangan nyo. Pero, lagi nyo tandaan, you must estimate the time prior to the arrival to the destination country na pupuntahan nyo. For example, dito sa Norway, open na sila. So, hindi na sila mahigpit. Kaya yung RT-PCR test na kinuha nila is valid until sa Qatar. Qatar, yes. Yes. Qatar. Hinanap sa amin yun. Hinanap. Hinanap sa kanila yon sa Qatar. Pero nung nandito na sila sa Norway, hindi na yung hinanap. Hindi na hinanap. Kasi nga, open na naman ang Norway. At bali, lampas na rin ng 48 hours yun. Bali, wala nang visa. Wala nang visa. Pero at least, nung nandun sila sa NAIA, and then nandun sila sa Doha na airport, valid yung kanilang RT-PCR test. Valid pa. So, i-estimate nyo na lang yung time sa inyong arrival dun sa destination country o kaya dun sa connecting flights bago kayo mag-RT-PCR test. And yung sa kanila, pwede silang mamili kung via email yung result ng test or kukunin nila bago sila mag-flight. Pero syempre, kinuha nyo na lang paano? Na yung result na yung printed na printed. Para
alam na namin na result. Yeah, kasi mas ano, mas sure 'yon kaysa yung aantayin mo ba 'yung email, tapos pag email pala sa iyo, positive pala 'yung test, lalong hindi ka matulog. Sigurado doon. So mas assured na kunin niyo 'yung test on hand para may daldala talaga kayong hard copy ng RT-PCR test result niyo. Hindi na po kailangan ng yellow card, hindi na po 'yun hinanap. Hinahanap lang po 'yon sa mga foreign nationals na uuwi sa Pilipinas. Pero nung nandun sila sa Pilipinas, sa pinakang immigration, ano, may hinanap sa kanila 'yung passport. Copy ng passport. Copy ng passport ko. Pero nung nag-apply sila ng visa para makapunta nga sa Norway, tourist visa sa Norway, hindi naman hinanap yon. Ang passport lang ng husband ko yung hinanap. Pero for security reason, or hindi natin alam, mahigpit sa immigration sa Pilipinas, biglang hinanap yung copy ng passport ko. And ang kinaganda na lang, meron ako talagang copy ng passport ko ready sa aking cellphone. Kaya yon, napasa ko sa kanila agad, cleared naman lahat, kaya natuloy-tuloy sila. Talagang nakatakda ang pagpunta nila sa Norway. Ganun. So that's it. I hope na nakatulong ang vlog na to sa inyo. And all the links is ilalagay ko na lang sa description box below. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for you to be updated when I have new uploads. Bye!